ayon sa Bixie Basketball, shot the ball po lamang at ito nagbabalik tayo no matapos ang medyo mahaba-habang bakasyon natin dahil sa holiday nga no, holiday season. Almost kung di ako nagkakamali mahigit 2 weeks no, kasi ang huling upload natin December 17 pa no. So dito tayo sa shot the ball, hindi tayo nagre-report dito, hindi tayo nagbabalita. Kumaya naman wala tayo ritong script. At tayo ay pawang kwentuhang basketball lamang no. Tayo nagkukwentuhan lamang dito mga sir. So kamusta naging holiday season nyo? Sana naging masaya kayo nitong nakaraang holiday season. So anyway, topic natin ngayon, siyempre yung magaganap mamaya na game 1, bakbakan ng Meralco Bulls at Barangay Ginebra Finals ng PBA Governors Cup. Pangatlong pag-aharap na nila to sa finals. Siguradong magandang labanan naman to no, kasi yung dalawang salpuan nila nung finals naging napaka epic no. So talagang kaabang-abang ito at ang tututuan natin ngayon yung dahil nga pangatlong pagharap na nila to sa finals nitong Governor's Cup. Karamihan ng mga players na major players ay nandiyan pa rin no, pati coaches at syempre parehas both teams nagpalakas din throughout the years no. So yun yung bibigyan natin pansin, yung mga upgrades ng magkabilang team at kung paano maka-apekto ngayon yung upgrades na yun ngayong pagharap nila sa finals ng sa pangatlong pagkakataon niya. So unang muna natin bibigyan pansin ay ang Barangay Ginebra. So pag-usapan muna natin yung Barangay Ginebra. Para makarating sa finals, kinailangan ng Barangay Ginebra na i-dispatcha yung Northport. Yun nga, tinalo nila yung Northport sa semis sa 3-1 na record. Matapos nga yung naagulat na pagkapanalo ng Northport nung game 1, after nun, 3-0 na nila yung Northport, no? hindi na nila pinaporma. At katulad nga nung nabanggit natin nung recap natin dun sa labanan ng Northport at Barangay Ginebra nung semis, tama nga yung adjustment ni Coach Tim, no? Hindi nila sinabayan yung mabilis na laro ng Northport. Ginawa nila, in-establish muna nila yung mga big man nila na si Slaughter at si Japet. At from then, doon na bumuo yung offense nila. Sabayan pa na nag-click yung mga outside shooters nila, no? Tulad ni Jeff Chan. Biglang naging key contributor sa laro na, sa serye na yun si Jeff Chan, no? O kaya naman, madali nilang na-dispatcha yung Northport pagkatapos nung game 1. So, balik tayo dito sa pagtatapatan nila sa finals contra Meralco. Nabanggit nga natin na karamihan ng mga key contributors nung unang dalawang championship nila contra Meralco dito nga sa Governor's Cup ay andiyan pa rin no, katulad ni LA Tenorio, Scottie Thompson, si Japet Aguilar nga, si Greg Slaughter, andyan pa rin naman si Jody Vance. Plus, ito nga, meron pa silang mga dagdag pwersa, ika nga, sa katauhan ni Stanley Pringle, si Jeff Chan, at si Art De La Cruz. So, paano, at saka siyempre, nakalimutan natin banggitin, siyempre, andyan pa rin yung ever reliable nilang import na si Justin Brownlee, no? So, yun
nga, andun, nabanggit natin, andun pa rin yung mga old reliables nila. At yung factor nga na ng pagdadagdag sa kanila ni Stanley Pringle, kung saan malaking armas talaga para sa kanila yun, no? At itong si Jeff Chan, hindi natin masabi yung kung anong lalaroin ni Jeff Chan, tignan na lang natin. Minsan kasi biglang nag-aambag si Jeff Chan, minsan kadalasan nawawala, no? Bukod doon, dagdag pa rin pala sa kanila si Jared Killinger na dating naglalaro din sa Meralco. Pero palagi ko hindi na rin siya gaano magiging key contributor, no? Kasi nga pababa na rin yung laro nito at galing nga sa injury. Pero sa agaan ng akin, ang talagang malaking kawalan para sa Barangay Nueva itong pag-decline na ng laro ni Jody Vance, no? Alam naman natin si Jody Vance talagang siya yung sa kanya nakasentro yung sistema ni Coach Tim, no? Pamula nga nung nakuha siya ni Coach Tim sa Alaska, binitbit na siya ni Coach Tim kung saan man siya ng team mapunta. At ito nga yung nalipat sila sa Magnolia sa San Miguel Coffee kung saan ang dami rin nilang napanalong championship na magkasama. Nag-grand slam pa nga sila. Tapos nung malipat si Coach Tim sa Barangay Ginebra, binitbit niya pa rin ulit si Jody Vance kung saan yun nga, nakakuha pa rin sila ng ilang kampyonato. Kaya nga lang itong taon na to, kapansin-pansin talaga na yun na yun, bumababa na yung nagde-decline na yung paglalaro nito ni Jody Vance, no? Dahil syempre sa injuries at syempre sa edad na rin. Alam naman natin kung gaano kalaki yung role ni Divan sa sistema ni Coach Tim at isa rin factor yung pagkuha nila kay Art De La Cruz, no? Kasi apparently si Art De La Cruz yung magiging heir apparently ni Jody Vance sa sistema ni Coach Tim. Pero dahil nga galing din siya sa major injuries, so hindi pa masyado nagpa-pan out yung pagiging karelyebo ni Art De La Cruz sa posisyon ni Jody Vance. So tingnan natin kung maganda bang ilalaro na ito ni Jody Vance sa liyamado talaga yung Ginebra. Pero kung hindi magpakita tong si De Vance, medyo mahirapan sila. Kasi nga napakalaking contributor nito ni De Vance sa sistema ni Coach Tim. Sa syempre, ang talagang issue sa Ginebra yung outside shooting nila, no? Merong mga materialis ang Meralco balls na pangdepensa sa mga outside shooter nila, no? Maganda yung guard rotation ng Meralco. Kaya tingnan natin kung paano magiging depensa ng Meralco guards sa outside shooting ng Ginebra at paano mag-click yung outside shooting ng Ginebra para naman mabigyan ng space sa loob itong si Greg Slaughter at si Japheth Aguilar. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ito naman tayo sa Meralco Balls. Yung Meralco Balls, kinailangan nilang sidein yung semis jewel nila kontra Talk and Text, no? Talagang umabot ng game 5 yun at naging napakagandang duelo nun. Talagang diktikan yung serya nila. At sa panguli, sila ngayon nagwagi kontra Tokay Tex. At ito nga, makakaharap na naman nila yung Ginebra sa finals nitong Governor's Cup. Tulad ng Ginebra, yung Meralco, dito pa rin yung mga key contributors nila, no? Simula nung nagharap sila ng dalawang beses sa finals, andyan pa rin si Baser Amer, si Chris Newsom, so Ugnatan, andyan pa rin, pero pasilip-silip na lang sa laro.
si ano ba ba? Si Anjo Karam at si Cliff Hodge, no? Siyempre, ganun din katulad ng Ginebra. Kung meron silang Justin Brownlee, ito naman si ito namang Meralco. Siyempre, andyan si kung merong Justin Brownlee at ang Ginebra, ito naman Meralco. Meron naman silang Allen Durnham, no? So, talagang maghaharap na naman sila ni Justin Brownlee sa finals at talagang ang mindset nito ni Durnham, no? Talagang bago daw magtapos yung kanyang basketball career, talagang pipilitin niya na mabigyan ng kampiyonato itong Meralco, no? So tingnan natin, baka ito na yung pagkakataon niya patapos yung dalawang failed na attempt niya na dalhin sa finals, dalhin sa championship itong Meralco kontra Barangay Ginebra. At ayun nga, ayun yung mga old reliables ng Meralco na nakaharap ng Ginebra ng itong nagdaang dalawang final encounters nila. At syempre, meron din silang bagong mga hugot, no? At talaga mga major upgrades to para sa kanila. Ito nga, nakuha nila si Raymond Almasan, kung saan talagang super major upgrade para sa kanila, no? Kasi yun ang kulang talaga sa kanila, butas sila sa gitna. At saktong-sakto nga nakuha nila tong si Almasan. At hindi naman sila binibigo ni Almasan, talagang nagko-contribute din si Almasan sa kanila. Halos double-double ang average nito ni Raymond Almasan. Kung kaya naman, meron na silang pantapat ngayon sa Twin Towers ng Ginebra, no? Siyempre, nito lang Governor's Cup, nakakuha pa sila ng major upgrade niya na masabi itong sa katawan ni Alain Malixi at saka ni Jose, no, galing silang Blackwater. Malixi, nakakuha sila ng added scorer, added shooter, at katulad ni Almasan, meron din itong championship experience, no? Si Almasan, nakapag-champion na sa Rain or Shine. Ito naman si Malixi, nakapag-champion na sa San Miguel Trophy, no? So, yun, bukod nga dun sa skills na dinadala ng dalawang players na to, si Almasan at si Malixi, ito nga yung intangibles na dala nila, yung championship experience, no? Na sobrang evident na kulang sa mga Meralco players nung nagdaang finals encounter nila kontra Ginebra. Talagang yun yung kulang sa kanila, yung experience. So with these two players napakagandang intangibles yung bit nila, yun nga yung championship experience. At kod pa doon, emerging din itong rookie nila nung nakaraan taon, itong si Bong Quinto, no, nagbibigay din ng ng magandang minuto para sa kanila. So yun, tingnan natin kung uubra na ba itong retooled Meralco Bolts kontra nga dito sa Ginebra. At makabawi na sila, no? Makaisang kampyonato na sila kontra dito sa Ginebra. At ayun nga, nailatag na natin yung mga factors na pagkakila ang team. Ito nga sa salpukan nila ng Game 1 Finals sa PBA Governor's Cup. Tingnan natin kung paano magpa-pan out yung mga bagay-bagay, no? Sa magkabila ang teams, no? So sa i-factor din natin yung naging mahabang bakasyon ng both teams, no, dahil nga pagkatapos ng semis, nagbakasyon yung PBA dahil nga dun sa SEA Games, at tinuloy na rin nila para nga sa holiday season. So yun, siguro dito na lang muna natin tatapusin to, no, na muna natin habaan masyado. Tingnan natin kung ano mangyari sa game 1 at
after nun, ibang usapan na yon pagtapos ng game mo, no? So, nung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, pakiclick lang yung subscribe button at pati na rin yung bell button, no? At i-flex ko lang din yung isa nating channel. So nga pala, i-flex lang din natin yung isa nating channel, no? Kung mahilig kayo sa pigeon racing o pag-aalaga ng kalapate, so bisitahin yung isang channel natin, Buhay Kalapate. At yun, maraming salamat. Kita-kita lang sa susunod. Bakla ka, shoot mo yung bola. Tapos maglaro ka ng gusto. Yung hard talaga. Tapos, inom kayong walwal. Ganun bakla. Bakla ko to ah.